Okay, nandiyan na tayo. Pangatlo, yung sequence of transmission. Yung sequence of transmission under section 19, 22, part B, paragraph 13. So sabi, pag nag-transmit ang resulta mula sa presinto sa susunod na Municipal Board of Canvassers and Provincial Board of Canvassers, and then the dominant minority party, the dominant majority party, and KBP. Kayo yan. Anong lumabas dito? Una, sa Comelec Resolution Number 8738, Article 1, Section 10, ang sinasabi, ang sequence daw is from the Picos to the City and Municipal Board of Canvassing. Tama. Susunod, dominant majority, dominant minority, citizens arms, and KBP. Tama. And then nilagay nila dun, central server. Sino central server? Wala sa batas yun. Binago nila ito noong panahon ni Melo. At sinabi, ang sequence is from the Picos to the Central Municipal Board of Canvassing. And then, inisingin na ito yung central server. Ginitna nila. At panghuli, yung dominant majority and minority party. Ano ibig sabihin yan? Eh, pag binabato mo yung doon sa resulta mula central server, babalik mo doon sa mga, pwede mo nang dayain yun doon. Pwede mo nang bago yung resulta. At sino nagbigyan ka pangyarihan sa kanila na ibato yun doon? Eh, yun nakalagay sa batas eh. Gagaguhin tayo, ginagawa tayo yung torpe nito eh. Oh, inulit din na naman yun ni Brillantes. Ganun din. Pero ang tawag yung central server, tinatawag nila sa KBB, transparency server. Eh, mali naman yung resulta pinaskilin ng PPCRB. Iba rin yung naging resulta doon sa Comelec. Kaya nga ginagawa na tayong gagawin. Kami yung po ni Ernie, ang hangarin lang po namin, eh, maging matuwid lang yung patakbo nito ay halalan. Naging consultant din ako sa kay Pano ni Commissioner Bubora, nag-abot kami ni Ernie. At alam din po namin na itong mga security features, sinadya namin ilagay yan dyan para talagang alam namin na mapagkakatiwalaan niya ng taong bayan. Hindi makakatiwalaan ng ilang tao lang. Eh, babuyan na to eh. Okay, pangatlo na yan, ano? So, yung sequence lang. Kaya tinasagot ko yung tanong mo, RC, no? Kung paano nangyari doon. At nag-ganon 60-30-10. Eh, doon na lang eh. Wala ka ng voters verification, wala ka ng digital signature, tapos yung sequence ng pagbato-bato na yan, kanya ng doktoran na yan. Ngayon, paano ginawa yung doktor? Sa araw na yun? Hindi. Ginawa yung doktor yan. 6 na buwan bago ng halalan. Kasi doon yung bayaran eh. Tama ba o mali? Haka-haka lang po yan. Pero maaring mangyari po yan. Okay, pang-apat. Pasensya na kayo, minute na ang dugo ko. Yung authentication ng electronically transmitted results. Ganon din po yun, yung tinutukoy dito. Ayon po sa Republic Act 1969, it shall conform, nakalagay dito, sa Republic Act 7166, which is synchronized election law. Kaya nga yung sequence nga ng transmission, ganon nga. At sinabi nga dito, it should be with concurrence to the Supreme Court ruling. Nakalagay na rito sa binasa mo na kanina. Ngayon, isa pa, yung date, time, and place of voting. Nakalagay dito sa Republic Act 1969, Section 2. The election return is a document in electronic and printed form from counting or voting machine showing the date of election and the province and the municipality, the precinct. Ano nakita natin 2010? April 28 is May 10. Diba na kayong kumalat sa balita na marami mga halala nung pecha na yun? Binago nila, tapos sinasabi ni Commissioner Lara Sabal, actually, April 28 is May 10 sa committee ni Teddy Loxin. Tapos meron din mga sinasabi si Senator Pimentel na meron mga pechang May 4, may pechang January. As early as January, nagkaroon na sila ng pre-scanning. Bakit? Wala kasi yung UV ink eh. Yung UV ink, malalaman mo kung yung balota pinasok po peke o hindi. At malalaman mo kung yung balota na yon ay minsan nabilang na, hindi na dapat pabibilang. Eh, pwede mo ulit-ulitin yun eh. Ngayon, anong ginawa nila din sa resolution sa panahon ni Brillantes? Ito nakakatawa. Under the same resolution number 9640, doon sa resolution number 8786 ng panahon nung ni presidential election, ang nakalagay doon under Article 4, Section 20, election date is May 10. Yan ang sinabi. So, bali wala yung sinasabi ni Commissioner Lara Sabo na April 28 is May 10. Mali yun. Tapos piniliwanag daw ng Smartmatic. Hindi, siguro pag setup lang nun, nagkamali. Kasalanan ni Smartmatic yun. Dapat siya imakulong. Dahil ginawa niyang gagawa niya. Pero ano ginawa ni Brillantes? Sinabi niya dito, doon sa Resolution 9640, Article 5, Section 29, election date is May 13. Wala naman tayong skandalo doon. Bakit? Kasi under Article 3, yung final testing and sealing, Section 1, sinasabi doon,
the chairman shall change the date and time. If the date and time is not the same, he has the authority to change the date and time. Ano security nun? Ibig sabihin niya, nagkaroon na ng pre-scanning ng makina, pwede naman baguhin ng chairman yun, wala na tayong garantiya na talagang malinis yung makina. Kumbaga, nabastos na, nababoy na yung laman. Diyan yan, before the final testing and sealing. Ganun din, in article, that's article 3 of the same resolution, article 6, during the election date, ganun din sinasabi, yung BI pwedeng baguhin yung petsa kung hindi May 13. Kaya nga siyempre, pagdating nga doon sa halalan, yung petsa yung papakita mo doon, yung petsa nung red. Kasi dapat nga independent, wala na nga dapat tao maging mag-manipulate ng resulta eh. Okay? Kasi kung pag sinabi mo ganito, no? Hindi mo dapat kamukha ng computer na pagka dinidigitar sa'yo. Malinis na. Pipindutin mo na lang. Oo. Tama. Eh ngayon, binibigyan ng kapangyarihan ang chairman tsaka palitan yung petsa. Kung inakita niya yung petsa, hindi May 13, papalitan niya yun. Ibinigyan siya ng kapangyarihan nun. Kagaguhan nga eh. Kagaguhan na nga ito. Ako nagtuturo ko sa mga estudyante ko, no? Ang mga tinuturo na sa mga estudyante namin, dapat ang computer, garbage in, garbage out. Dapat pag sinabi mong secured siya. Ayos siya. At dapat pag mayroong hacking dyan, malalaman mo, matitrace mo. Kaya nga, pag tinanggal mo itong mga security measures, ito pa, ano pang nawala sa atin? Yung source code review. Binigay pa sa atin ho yan? Hindi ho binigay sa atin noong panahon ng... O yung source code? Pinakita yung disket, yung CD. Pero balay, malay ba natin, laman lang doon, eh yung kay Halili tsaka kay Hayden. Malay ba natin? Hindi natin matitiyak yung laman ng CD eh. Huwag naman natin gawing bobo tayo, di ba? Alamin natin, laman ba ng program, eh, tumatak talaga. Yun ang laman ng program. Malay natin. Tsaka 2010 yun. Oh, 2010 yung laman ng source code, hindi yung 2013. Kaya nga yung sinasabi nga ni Melchor, yung nakita niya lang yung litrato nung balot, sabi nga namin ni Ernie, ba, mayroong kalahati ng balota, maputi. Bakit? Kasi sinabi niya, ang hakakangani, and I agree with Ernie, yung same source code parehas, kasi binibilang ng pag-scanning yun, yung haba ng papel. Kaya nga yung haba ng papel ng 2013, parehas ng 2010. Maski kalahati ng papel, blanco. So in other words, ang 2010 ang program na ginamit natin, hindi yung 2013. Okay. Ano pa? Yung random manual audit, nung sinabi nga ng PPCRB, 99.60 ang accuracy nung 2010. Nilabas nila yan, July 29, 2 months after election, July 29, 2010. Oh, okay. Pero itong dumating, under resolution 95, pre-selected na. Parang naging random ang pre-selected. Bago pala halalan, alam nila kung ano yung random check nila. So naging resulta nun, 99.97%. So in other words, talagang ginawa nilang paraan para maging legal ang halalan. Kaya nga sa 2016, mga Ginoo, mga Ginang, asahan nyo, maski unggoy ang tatakbo, basta may pere unggoy na yun, mananalo yun. Kaya nga tayo, napapawi tayo sa mga ganito klaseng pamahalaan, napapangasiwa na, eto na lang yung sa pagtigil ng mga provincial bases, kulang sa pag-iisip. Kasi stupido lahat eh. Ha? Sila ang genius. Tayo tanga kasi hinahaya natin. Bakit? Mawalang galang na sa mga nasa mainstream media. May takot lang po sila. Okay? Kulang na lang po. Iyan po. Sana, itong mga klaseng mga gaps, dapat suriin ng maayos. Kami po ay na-feature na kami nila Ado sa mga programa ng mga ibang mga na bukas. Kahit anong batigos namin, kahit anong pagsasalaysa, hindi kami pinapakinggan. Bakit? Kasi bilyon, sinabi nga dito, trillion-trillion. Magkano bang budget itong taon? Another 1 or 2 trillion pesos? 2.3 trillion? Okay, im-average mo yan in 6 years, that's 12 trillion. And then magkano na pupunta sa mga pork barrel? Samantalang ating waste, pataas ng pataas. Ang presyo ng gasolina, pataas ng pataas. Okay? Habang yung ating mga mamamayan, naiipit, nasasakal na. Alright? By the way, yung kolumnista na nagpahayag nung balita yung sa overprinting, kinamagahan, patay. Dalawa. Patay. Can you please announce it? Ano po yan? Bonifacio Loreto and Richard Co.
columnist of Balita and Remati. Oh, basta parang kay Common Lord. Oh. The day after the expose, patay. Oh, the day after the expose, patay. Alright. May instruction ngayon sa mga media na bawal ang politics eh. Kasi maski sa DWIC, may instruction, bawal ang ice. Kaya ayaw kong paupuin eh. Sino nagpabawal? Kami nagpabawal, of course. Si ano yan? O nga pala, may tatanong tayo, no? Kasi completed dun sa ARMM election. Ito yung unang ginamita ng ano, eh, automated. Eh. Palagay ko naman, inabot ni Ernie to at saka ni Atty. Mel. Gano ka-accurate yung nakaraan, yung ARMM election as compared to this 2010 and 2013 midterm election, yung sinatawag na computerized system. Anong level ba ang inabot itong ARMM automated election? Kasi ito yung una nating ginamita ng automated election, di ba? Yung yes. Yun yung pilot na tinatawag. 2008. Yeah, yeah. Nandun 2008. I was the project manager director noon, no. I would say relatively in comparison, walang masyadong difference. Yeah, maliit lang 'yon eh, arm lang 'yon. Maliit na konti lang ang pinaglalaban ng posisyon, konti lang kandidato. Pero ang pinilot doon, I want to make it clear, no? Yung hindi PICOS ang pinilot doon. So wala pa PICOS machines at that time? Wala. Meron na doon, pero ang pinilot is yung tinatawag na SICOS, may central counting site. Ano? Hindi doon sa presinto, binibilang. Apa. At saka yung DRE na tinatawag. Yung parang ganito, touch screen. Yun ang tinest. Apat na probinsya sa ARM, yung DRE, yung touchscreen. Isang probinsya lang sa variant ng PICOS yun, no? Pero hindi binibilang sa presinto, kundi ito central side. Dinadala doon yung uncounted ballots. Mm-hmm. Risky raw yun, no? So, ang lumabas doon, ang nag-perform better is yung SICOS, hindi yung DRE. Okay. Provider ng DRE is the famous Smartmatic, no? So, palpak sila. 34% hindi nakatransmit. Nandun pa. But the system itself, consolidate line, so on. But I would understand ARM na may signal problem. I see. Medyo isolated dyan. Uh-huh. But yun, 34% ang hindi na-transmit. Samantalang yung SICOS, 100% nakatransmit. So yun ang highlights doon, no? Ang nakakataka lang, bakit itong 2010, yung hindi pinilot ang ginamit. Bahala na kayong mag-conclude, no? We would like sa former mayor and secretary Duyana ng Buhay Party List. Magandang umaga po, mayor. Congressman. Nag-uusapan natin, malaman natin kung paano to, ano ang teorya, paano nagaganap ang network intrusion. Yes, Glenn, magandang umaga sa iyo. Ayan na, Mike, sa harapan mo. Paliwanag mo sa amin itong, paano ba ito, yung pangingilam ng network, yung intrusions doon sa transmitter or whatever activities na ginagawa ng network. Back in 2010, we were able to get documents. At least 100% of the municipalities in Biliran. And very clearly, we were able to document 7 precincts transmitting twice. The problem with this transmission is that the first transmission had an entirely different IP address in the second transmission. So, ibig kong sabihin, magkaiba yung source ng transmission. So, therefore, in plain conclusion, the PICOS can be subject to, or the network itself can be subject to, unauthorized intrusion. Because there is no security feature to prevent this. Precisely, they removed the digital signature. And by reason thereof, we cannot identify which of these 2 transmissions is the authentic one. Pwede hong mangyari na yung isa is an authentic transmission, the other one is fake, or both of them are fake. But it cannot be that both of them are true or authentic because they come from 2 different sources.
And additionally, during the committee hearings, sinabi ho ng COMELEC na all the problems, the major problems in 2010 will be corrected, will be enhanced in 2013. However, one thing that strikes me is that we were also able to get audit log, I mean print logs of the 2013 elections. The Spanish error message in 2010 is still there in 2013. Anong sinabi ng COMELEC na inayos namin lahat? I mean, these are recorded assertions of COMELEC. Si Chairman Brillantes, 4 times nag-hearing kami sa Senate and he assured that all the problems in 2010 will be corrected, will be enhanced. Yet, we found in 2013 the same Spanish-coded error message. Now, ano hong nandun sa Spanish? Because I don't know Spanish, so we had it translated. It's actually execution. I mean, there's an error at the time of execution. Ang conclusion ko ho, bakit they did not change this error message into English? Probably they didn't want us to know na merong problem on transmission. Okay. Because nobody can easily understand Spanish. Yeah. I would like to acknowledge the presence of Mike Abe of DZME. Good morning. And good morning to Congressman Lito Atienza. May tanong lang ako. Di kaya kasi ang Smartmatic came from South America, kaya Castilla yung nakasulat pa rin doon. That's anyway. One thing because remember that the software was developed by Dominion of Canada. Yeah. The Picos hardware was developed by China. Mm-hmm. So that means there could only be a Chinese or an English, but it cannot be Spanish unless the software was the one used in Venezuela. Uh-huh. How could you explain error messages in Spanish creeping into the software system when in fact the software manufacturer and the hardware manufacturer have nothing to do with Spanish? No hablo español. We would like to acknowledge the presence of Ms. Carmen Pedrosa and Bel Cunanan. Magandang umaga po sa inyo. Ernie. Dito ba yung pag-design ninyo, pag-desisyon ninyo noong panahon ninyo sa COMELEC? Itong mga features na binabanggit ng mga errors, nakita naman ninyo to noong mga panahon na yun? Hindi pa namin nakikita yun dahil hindi pa pinakikita nga yung source code at that point, even today. So, yung kwan, I would say from a technical standpoint, yung error messages and so on ng system na Spanish, yun yung I would say Smartmatic components. Kasi Spanish sila sa Venezuela. Spanish sila. Sila ang tagadaya kay Hugo Chavez. Kaya legit daw yung democracy nila. No? You mean, sir? Yung Dominion, saan ba yung Dominion? Sa Canada. Wala kang nakitang French. Walang French. So, wala. English lang. And then, sa software business, dapat yan, lalo na, binili na natin yan. Dapat translated na yan to understandable. Dapat nga Tagalog pa eh. O whatever. O English, at least, no? So, hindi ginawa yan. Meaning, kulang ng nalalaman yung mga IT people doon. Dapat yan sinuksok nila. Huwag tanggapin yung software na yon kung hindi malinaw ang mga error codes, mga instructions, so on. Maiintindihan natin. At especially sila. Ayan nangyari, inasa na lang natin lahat sa Smartmatic. Sa ngayon, walang nakakaalam na iba. Kahit yung mga technical people ng COMELEC. Kaya, inaasa lang nila lahat. Kaya, sila na nagpapatakbo ng eleksyon natin. Yes, kaya, mentor.